Ninanim na mo ba yung pagiging ano? Yung kumbaga maraming nakaka-appreciate na ng iyong songs? First of all, sobrang grateful syempre na dito na tayo sa ganitong stage. But at the same time, paulit-ulit ko yung sinasabi kahit sa mga interview ko, ini-enjoy ko lang ang mga nangyayari. And sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigay niya ito sa akin lahat eh. Ayun lang po lagi yung sinasabi ko. Okay. Ano pa yung gusto mo mangyari sa iyong career 5 years from now? 5 years from now, siguro gusto ko magkaroon ng mga 10 Netflix movie. Ganun. Pwede rin ako sa movie. Oo, nagko-crossover na yung mga hip-hop artists din sa pagiging ano. Opo, sa mga actors. Directors na ano. Pwede ako rin ako. Diba? Ngayon talaga, ikaw yung nagde-decide sa release at hindi i-re-release, kung ano yung uunahin, or yung may say din yung management mo at sumusunod ka rin sa kanila. Sumusunod din ako sa management ko, but ang maganda sa management is you're the artist. You know, anong pakiramdam, kung pakiramdam mo, ito yung mamahalin ng tao sa'yo, sige, go. And pag medyo mali yun, kukontra yun ng management, like, babaguhin, lalagyan ng, alam mo yan, like, papasarapin, alam mo yan, lalagyan ng kung ano-anong stuff, flavors, yan. Para pag binigay namin sa masa, sa mga naniniwala, sa mga sumusuport, is katanggap-tanggap. Okay. And as above the all those labels na nag-exist sa Philippines, believe talaga yung nagtiwala ka? Yes po, kasi sila rin yung unang nagtiwala sa akin. Sila ba yung kumontak sa'yo o ikaw yung nag-reach out sa kanila? Hindi ko alam ano unang nangyari. I think they reach out to me, yeah. Kumbaga nagbabayaran na yung song mo. Yes po. Okay. Sobrang grateful ako kasi sa Believe, to be honest, ako yung guinea pig and nagtagumpay kami. So sila talaga yung unang naniwala sa akin. Medyo ano lang na questions. Masasabi mo ba na dahil sa moon mo na kanta, nag-generate siya ng income at umaman ka? Hindi ko masabi. Pero siguro dahil sa hard work ko, hindi lang dahil sa moon. Kaya siguro, pero yung masabi ko, may haman ako ngayon. Saktri lang. Sige, message na lang sa mga viewers natin. Support na yung mga upcoming or latest songs mo. Yo, sa lahat ng mga nanonood nito, sa lahat ng sumusuporta kayo, Enigma kayo na naniniwala, maraming salamat sa inyo. Lagi nyo pa rin tatandaan. Kung wala kayo, wala sa Enigma kayo. I love you all. Cheers! May conscious effort ka ba kapag gumagawa ka na ng mga bagong songs, considering na sobrang successful yung mga previous release mo? Yun nga yung challenging minsan kasi tinatanggal ko talaga yung sahot ako na the last one was successful, the next one need to be more successful. Yun yung tinatanggal ko sa uto kasi nandito tayo sa panahon ngayon and sa buhay natin ngayon kaya ito binigay sa atin para mag-enjoy. Kaya nga tawag life. Life is to live. That's why I'm living right now. I'm only living. Ayaw kong problemahin yung mga kung mas okay to, mas okay ba. I'm just living at the moment. Sa pagko-content naman sa YouTube at sa Facebook, ano pang mga aabangan ng fans sa'yo? Meron akong bagong upload, panoorin nyo. Hindi, siguro ganun pa rin. Like, pag-aalis ako, isasama ko sila. Kasi yun lang talaga yung purpose ko kaya ako nagbibideo. Para makita ng mga tao na si Nick galing dito sa wala, pwede rin palang mangyari. Like, ma-open up yung mind nila na, ito, simple lang yung ginagawa. Kaya ko rin to. Message na lang or advice sa mga naglulook up sa'yo, ng mga bagets or someone who wants to be like you. Sa lahat na naglulook up sa akin, ng mga bagets at gusto maging ako, huwag kayo mag-alala. Di ko bibigyan yung mga magulang nyo. Tama yung iniidolo nyo. Let's go. Message lang sa mga, kung may mga supporters ka, may mga bashers din na medyo irita sa music mo previously. Ano lang message mo sa bashers? Mga message ko sa bashers, maraming salamat. Kasi kung di dahil sa inyo, hindi ako pag-usapan para keep on winning, keep on going. Let's go. Unang tanong ko kay Nikki. Siyempre, sobrang successful yung mga first released songs mo, no? How do you handle the pressure of every time you released new single? How do you handle the pressure of, you know, sana mahigitan nito yung mga dati kong na-release?
So ngayon tinatanggal ko yung utak ko sa ganung part na sana mahigitan kasi like right now nag-enjoy lang ako kung may na-release ako doon tapos mas mababasa na ako na well better luck next time tapos maglalabas pa ulit ako ng bago. Ine-enjoy ko lang, hindi ko pinapressure yung sarili ko na sana mahigitan kasi nangyari na yun sa akin dati like sobrang pressure. Gusto ko mahigitan yung sarili ko, hindi ako makagawa. Kaya ngayon, ine-enjoy ko lang yung sarili ko. Kung magustuhan nila, magugustuhan nila. Pag hindi, gagawa ulit ko ng bago. Ganun lang yung ginagawa ko. Siyempre, bukod sa music mo, sobrang hit din ng mga ano mo, ng mga content mo sa social media, particularly sa YouTube and sa Facebook. Ikaw, paano mo ginagawa yung bawat content mo, showing yourself and without ek-ek na deadma, kung ano mang maging reaction ng mga tao, diba? Kasi parang nakita namin sobrang nag-e-enjoy ka lang. Ikaw, paano mo hinahandle, paano mo ginagawa yung mga ganong content na sobrang hit? Not surprisingly, pero sobrang hit talaga. Sa mga content ko kasi, di ko pinag-iisipan yan. Like, kaya pag napapanood nyo, sobrang plain. Kasi ako mismo yan. That's my life. I'm sharing it to you. Pag nagustuhan mo, thank you. Pag hindi, gagawa ko ulit ng bago. Ganun lang. Di ako mahilig mag-isip ng content like pagkaplanuhan, script, ganun. All natural, man. Sa loob at labas ng social media, I'm the same. Ayun lang. Thank you. Lahat ng mga nagsimula ng rap scene and Hollywood, like, lahat din ng mga nagsimula ng rap scene, pinapahinga ko sila lahat. Kasi, naniniwala ako na iba yung mga talents at pati yung mga techniques nila sa pagwa. So, inaaral ko yan. Ayan. Ikaw ba? Mayuta. Ako actually hindi ko alam eh kasi dami ko pinapahinggan. Siguro lahat ng ano, ng alternative bands sa Pinas. Like Yushay, Hail, mga ganun. Sino yung gusto niyo makakollaborate no, given the chance? Ito ko gusto ko makakollab si ano. Si Freddy Aguilar. Pwede naman. Okay. Oo, maganda yun. Ano ba yung kanta niya? Mamahalin kita maging... Ray Valera yun! Ray Valera! Ray Valera! Okay, bakit si Ray Valera gusto ko makakalabi? Pares kami ng boses eh, pag kumakalabi. Ano, mag-gusto ko lang rin. Para ba iba naman? Oo, correct. Yeah. Ikaw ba? Ikaw ba? Ako actually, kahit sino lang, basta mapihin mo sila sa akin. Will work. Wow. Yes! Yan na ba? So, open siya sa lahat. PM is the key. Lalo na sa mga, ano, sa mga upcoming artists din na magagaling. Kasi deserve din nila ng recognition, parang gano'n. Okay, thank you.